Ito ay device na nakakapag-check ng health status ng car battery. At nabili ko ito online sa Lazada for 760 pesos only. At ipapakita ko sa inyo ngayon paano ito gamitin. And don't worry, kahit wala kayong ganito, bibigyan ko rin kayo ng mga tips and ideas kung paano malaman in advance na malapit nang masira ang battery ng inyong sasakyan. Sa pag-check kasi regularly sa health status ng battery, aside na nakakaiwas ka sa biglaang gastos, nakakaiwas ka rin na masira ang magandang araw mo dahil sa sirang battery. Kasi minsan, kapag sinuwerte ka at kung kailan ka may lakad at nagmamadali, tsaka pa ayaw mag-start ng sasakyan dahil sira na ang battery totally. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong battery tester, which is napakadali lang. Kahit misis ko nga, kayang-kayang gawin ito. First, susubukan ko dito sa battery ng aking Isuzu Mio X, then sa battery ng aking Mitsubishi Adventure. Yun kasi medyo luma na ang battery noon, kaya pag pinaandar ko yung sasakyan, parang bumubulong na sa akin ang battery na. Huwag masimula ka ng mag-ipo at pambili ng bagong baterya at bilang na yung araw ko. Okay, so itong pula na clamp, dito natin i-clamp sa positive side. Then ang black dito naman sa negative. Ganun lang, napakadali. Red to red at black to black. Pero before pala mag-test ng battery, dapat nakapatay ang makina. Pati mga accessory loads para accurate yung testing. Mababasa nyo rin naman yan sa manual. At kapag ka-full charge lang ng battery or kararating mo lang galing biyahe, huwag ka munang mag-test ng battery. Or kung gusto mo talagang mag-test agad, i-on mo muna ang headlight na mga 2 to 3 minutes, then i-off bago mag-test para maiwasan ang false reading. Okay, sa pagkabit, make sure lang na maganda yung kapit ng clamp. Ang tester ay kumukuha lang ng power sa battery. At para mag-on ito, kailangan yung voltage ng battery ay 8 volts pataas. Okay, itong black dito sa negative terminal naman. Ayan, once na clamp na yung dalawa, automatic na nag-on ang unit. At dito sa display, may apat na option sa type ng battery. So, piliin nyo lang ang tamang type ng battery. Sa akin, wala namang nakasulat na gel or EGM or EFB. So, dito lang ako sa STD. Kung kayo alam nyo kung anong type ng battery, yun ang iselect nyo. Sa pag-select, gamitin lang ang arrow key, then enter. Ayan. Then, next step naman ay select naman natin yung testing standard. So, dito ang pipiliin ko ay CCA or cold cranking amp. Kung gusto nyo malaman yung meaning ng ibang test standard option, ayan, nasa screen. Pero kahit hindi nyo napansinin yan, iselect mo na lang itong CCA. Then, enter. Kapag naselect mo na ang CCA, pwede mo na baguhin ang ADC or estimated discharge current setting. Depende sa CCA ng battery mo, pwede mo taasan or babaan. Dito sa battery ko, ang CCA ay 600 amps. So, ito yung ilalagay ko sa setting. At ayan, kapag naset na ang EDC, enter na natin para makita ang state of health ng battery. Hintayin lang na matapos ang process. At ayan na. Makikita nyo na ang health ng battery. So, ang state of health ng battery ay 100% pa at perfect condition pa ang battery. Itong 4 ay internal resistance. So, the lower the resistance, mas okay ang battery. Pero kahit hindi mo napansinin yan, ito na lang state of health at itong perfect na display ang importante. Kung gusto mo naman makita yung voltage ng battery, arrow down mo lang, makikita mo ang voltage at state of charge ng battery. Then, isa pang arrow down para makita mo ang EDC or estimated discharge current. Ayan, lampas pa sa 600 ang lumalabas. Pero na-check ko online, may nakikita ako na lampas 700 amps nga ang ganitong model. Pero 600 kasi ang nakasulat sa battery, kaya 600 ang sinusunod ko. Okay, so dahil tapos na tayo dito, punta naman tayo sa isa ko pang sasakyan. At tingnan natin yung pagkakaiba sa result. Sure kasi ako, hindi na perfect yun. So wala na pala tayong ibang gagawin pagkatapos ng test, kundi tanggalin lang ang clamp. By the way, kung gusto nyo palang bumili ng battery tester tulad itong ginamit ko, nasa video description ang link sa Lazada kung saan ako bumili. At kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Okay? Okay, dito naman tayo sa pangmatagalan na baterya, ang Motolite.
Matagal lang nga itong battery na ito. Kung hindi ako nagkakamali, mga 2 years na mahigit. Motolite Gold 21. Ito yung ginagamit ko palagi dito sa aking Mitsubishi Adventure. Dito, model or type lang ang nakasulat. Wala yung CCA. So, nag-search ako online kung ilan talaga ang CCA. Pero, wala akong makita ang data sheet sa battery na ito. Pero, may napanood ako na video. May nag-test din kapareho talaga nitong Motolite. Pero, bagong baterya yung tinesting niya. 600 amps ang setting niya at 730 amps ang lumabas sa result sa bagong baterya. Kaya sa test ko dito, 600 din ang gamitin ko na CCA rating. Mukhang nahirapan ako dito. Gusto ko kasi na matouch ng clamp yung mismong terminal ng battery. Ayan, mukhang okay na. Ay. Ah, ayaw talaga. Dito na lang. Yun. Success din. Bakit pinahirapan ko pa sarili ko dito? Okay, yan. Okay, and ganun pa rin. Steady pa rin ang isiselect ko. Wala naman kasing nakasulat na EGM or gel type sa label ng battery. Then, enter. Oops, lumampas. Pito muna. Select muna tayo ng test standard. CCA pa rin ang isi-select natin. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. And, enter. Then, sa P3 or step 3, at 600 pa rin ang isi-setting ko dito. And, enter. Konting hintay lang. Ayan. Makikita nyo, state of health, 68% na lang. At bad na yung naka-indicate. At mataas din ang internal resistance compare sa isa. Pero nakaka-start pa naman ito. Limang kategory ang pwedeng lumabas sa test. Pwedeng perfect, good, bad, at replace or recharge. At kapag hindi naman maganda ang pagka-connect mo ng clamp, mag-indicate din naman sa tester. So, SOC or state of charge ay 87%, 12.6 volts. At ang estimated discharge current ay 411 amps na lang. Medyo mahina na rin talaga ito kasi more than 2 years na rin kasi ito. Sa loob ng 14 years, kasi 14 years na itong adventure ko, nasa 2 taon lang mahigit ang inaabot at sira na ang battery. Ito kasing adventure ko halos araw-araw ang gamit kaya madali din masira ang battery. 2 beses pa nga na hindi umabot sa 21 months ang battery nitong adventure. Pero pinapalitan din naman ng tindahan kapag hindi umabot sa 21 months. Kasi 21 months ang warranty ng baterya. Kaya isa yan sa tip ko sa inyo. Huwag niyong itapon ang warranty card at resibo ng battery. Kasi kapag hindi umabot sa warranty period, papalitan nila yan. Hindi naman kaagad basta palitan kasi itetest pa nila ang battery. Dito sa amin, pinapahiram naman ako ng battery habang pinapadala nila ang battery doon sa maker para itest. Pero ito ngayon, lampas na 2 years. Ayan, August 2021 ko pa nabili. March 2024 na ngayon. So ito expect ko na din na malapit nang bumigay. Yung warranty period kapag private na sasakyan, makikita nyo sa model or type ng battery. Tulad sa akin, Gold 21, so 21 months ang warranty period. Kapag XL 24, 24 months din ang warranty period. Ganun din sa Enduro 15, 15 months din ang warranty period. Isa ito sa mga palatandaan ko yung edad ng baterya. Pero wag ka, simula nung nagkasasakyan ako, nakatatlong claim na ako ng warranty dahil hindi umabot sa warranty period. At sa test nila, nakita nila na may problema talaga sa baterya. Kaya pinalitan din naman ng tindahan. Basta ikip mo lang ang warranty card at resibo. Sa Motolite lang ha na brand ang sinasabi ko, hindi pa kasi ako nakaklaim ng ibang brand ng baterya. Okay, ngayon, paano kung wala kang battery tester pero meron kang multi-tester? Pwede mo rin gamitin yan. I-set mo sa DC voltage ang tester mo. Then, yung dalawang probe ay i-connect mo sa terminal ng battery. Then, i-observe mo ang voltage drop during cranking or starting ng sasakyan. So, maganda, dalawang tao dito para isa yung mag-start at ang isa titingin sa tester. At during starting, dapat nasa less than 2 volts lang ang ibababa sa voltage ng battery.
Tulad nito, pagmasdan nyo ang voltage drop during starting ng makina at ang voltage after ma-start na ang makina. So kung na-observe nyo, pagka-start bumagsak sa 10.5 volts. Then tumaas ulit sa 14.2. Ibig sabihin, good pa yung battery nyo. Hindi necessary na 14.2 talaga ang mag-display. Expect nyo nasa 13.5 to 14.5 ang voltage kapag umaandar ang makina. Ngayon, kapag ganito naman ang manotice nyo pag start nyo, na-start nga ang makina pero bumagsak naman ng more than 2 volts ang voltage ng battery, mahina na yan at malapit ka nang magpalit, kaya ihanda mo na ang budget. Ngayon, kung wala kang multitester, may ibang indicator ba na pwede mong malaman na weak na ang battery? Ang sagot dyan, opo, meron pa rin. Kung ang battery na gamit mo ay may ganito na may battery health indicator or minsan tinatawag nilang magic eye, pwede mo rin makita dito ang status ng health ng inyong baterya. Kung okay pa kasi ang health ng baterya, green ang makikita mo na kulay kapag sinilip mo, tulad nito. At kapag mahina na or dead na ang battery, nagbabago naman ang kulay nito. Yung kulay depende sa brand ng battery. Ang ibang brand kasi, ibang kulay din ang ginagamit dito. Kaya kapag may magic eye ang battery nyo, alamin nyo rin ang meaning ng kulay na makikita sa magic eye or battery health indicator. Ngayon, kung wala namang magic eye ang battery mo, hindi kasi lahat ng baterya ay may indicator. Tulad nito, walang battery indicator. So, paano na ngayon? Meron pa rin namang isang paraan. Baka hindi mo rin alam na itong headlight ay pwede nyo rin gamiting basihan. Ang gawin nyo dito, i-switch on nyo ang headlight. Pero dapat dalawang tao dito. At kapag na-on nyo na ang headlight, start nyo ang sasakyan. At kapag nakita nyo na namatay ang ilaw pagka-start ng sasakyan, ibig sabihin, mahina na rin ang battery mo. Normal naman na mag-dim ang headlight kapag naka-on ito habang nag-start ka ng sasakyan. Pero kapag nag-totally off talaga ito during starting, isang indicator yan na mahina na ang battery. Pero ang headlight test alone ay hindi masyadong accurate. Dapat may kasama itong ibang symptom. Tulad ng halimbawa, tuwing nasa garahe ka, nag-warm up ka sa sasakyan, pansinin mo rin ang liwanag ng headlight kung nagbabago o mas lumiliwanag kapag tuwing ni-rev up mo ang makina. Kapag mas lumiliwanag ang headlight at nagdidim naman kapag binitawan ang accelerator, parang ganito, isang symptom na rin yan na mahina na ang battery ng inyong sasakyan. Yan kung walang problema sa electrical system or sa charging system or kaya sa alternator. At ito pang isa, kung in case naman nakita mo sa dashboard na umiilaw ang battery symbol habang nakaandar ang makina, dapat i-check na agad ang charging system at ang battery. Pero bago ipa-check sa mekaniko, silipin mo muna. Baka kasi may lumuwag lang na terminal at kunting higpit lang ang kailangan mo. Pero kung hindi mo ma-solve at umilaw pa rin ang battery symbol, dapat ipa-check mo na kaagad yan. Kasi kapag pinabayaan mo yan, baka masira naman ang importanteng lakad mo dahil sa na-drain or bumagsak na totally ang voltage ng battery. So ayan, I hope nagustuhan nyo yung video at kung may natutunan kayo sa video na ito, iwanan nyo na ako ng like dyan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag kalimutang i-turn on itong notification bell para updated kayo lagi sa aking mga sunod na videos. Thanks for watching and see you next time.